ng mga anghel, kailanman di magdidinig, pagkat laging magdidinig ang liwanag niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, muli tayo magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At ngayon ding umagang ito, ating itaas ang mga biyayang ating ipinapanalangin, ating hinihiling sa Panginoon. At upang tayo'y maging karapat-dapat ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao na may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pichel na alak. Nang maihandog na ang baka, dila nala kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang na mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kaya poon ay may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari rin buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari rin ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Haribatong panulukan, sariga ng sambayanan, halina't kami idaman. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Atin munang palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din, ang mahal na Berheng Maria, palakpakan natin siya. Kasama ng ating dakilang patron na tayo dumadalangin ngayon na nawa pakinggan ang ating mga dasal. Palakpakan Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, napakanganda ng ating napakinggang mabuting balita, ang awit ng mahal na ina, ang awit ng mahal na berhen. Pero kung inyong iisipin, ang mahal na ina ay isang simpleng babae lamang. Sabi nga'y simpleng, mahirap na batang babae, nakatira sa isang simpleng lugar, isang village lamang.
ang nakakapagtaka, bakit niya, saan ang galing itong mga salitang ito? Ano? At yan ay naibulalas niya. Napakalalim ng kanyang sinabi at inawit sa harapan ng kanyang pinsang si Elizabeth. Simpleng batang babae, pero siya'y nagdadalang tao. No? Kahapon, nakita natin na siya'y nagmamadaling dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. At doon nakita natin na kapag ang isang tao, taglay niya sa kaibuturan ng kanyang puso, si Jesus, ang Espiritu ng Panginoon, wala kang magagawa talaga kundi maglingkod sa kapwa. Pag nasa tao si Jesus, talagang you cannot bat. Hindi mo talaga mapipigil na ikaw ay tumulong, magmalasakit, maawa, mahabag sa isang tao pagtaglay mo sa iyong kalooban ang Diyos. At yan inakita natin sa mahal na ina. At ngayon naman, siya'y umawit at nakapagtaka, sobrang lalim ng kanyang inawit, no? At ito'y, ang kanyang pag-awit na ito ng Magnificat ay ito'y future. Para bang ito'y mangyayari pa sa hinaharap. At kita naman natin, ito'y nangyari nga. Ano? Siya'y tatawaging mapalad. Sabi niya, mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. At yan ang may talagang ginagawa natin na talagang tayo'y nagdadasal sa kanya, sa mahal na Berheng Maria, sapagkat talagang siya'y napakapalad. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Ang mahal na ina, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sapagkat siya ay ginawang ina ng Panginoon. Mula sa kanyang pagkapasalamat sa Panginoong Diyos, diyan lumabas ang kanyang kaligayahan. Diyan nakita natin kung paano ang mahal na ina ay maligayang maligaya sapagkat taglay niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Diyos. Kaya ngayon, tayo ngayong kapasko, dadating ang Pasko, no? Tayong lahat ay nawa mula sa kaibuturan ng inyong puso, magpasalamat kayo sa Panginoong Diyos. Magnilay kayo sa nakaraang buong taon at baka mayroon pa kayong mas magandang maaawit sa Panginoon sa dami ng biyayang ipinagkaloob sa inyo at sa ating lahat. Mahalaga sa isang tao ang marunong magpasalamat, no? Kaya nawa, ano, taglayin ninyo sa inyong puso ang isang pusong lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Dumating man sa inyo'y para bang hindi kapasapasalamat dahil napakahigpit ng panahon o pagkakataon sa iyo. Marahil ay isang trahedya sa pamilya dumating sa iyo. Pero sa kabila ng iyan, ipagpasalamat mo pa rin. Kahit na napakadaming pagsubok ang iyong pinagdaanan ngayong taong ito, pero ngayon buhay ka, malusog, malakas, pagpasalamat mo sa Panginoong Diyos. Sapagkat darating na muli ang panibagong taon sa ating buhay. Kaya nawa, yan ang aking hiling at panalangin sa bawat isang naririto, magpasalamat tayong lagi sa Panginoong Diyos. Napakadami ng ipinagkakaloob niya sa atin. Sa nangyayari sa palibot-libot natin ngayon, sa nangyayari sa paligid natin, napakadami ng kasamaang nangyayari. At iyong ipagpasalamat sa Panginoong Diyos ng iyong pamilya ngayon ay ligtas sa lahat ng iyan. Na araw-araw ay nakakasurvive. Ang mahal na Berheng Maria, siya'y ating lapitan, no? Siya'y dakila sa lahat ng bagay.
Kaya nawa, no? Sa inyong laging lapitan sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Siya'y mababang isipin ninyo sa isang simpleng batang babae lamang. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, matuwa ka sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kaya siya'y mula doon sa kaibuturan ng kanyang puso, siya'y lubos na nagpapasalamat. Tayo din sa dami ng biyayang ipinagkaloob sa atin, tayo'y matuwa sapagkat tayo'y lubos na kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Madami siyang biyayang ipinagkakaloob sa atin at yan ay lubos ninyong ipagpasalamat. Ang isa sa mga bagay na nakikita ko pag po kami nagbabasa ng mga healing story mula dito sa ating Chapel of Relics, mula dyan po sa baba, dyan po isinusulat, nagsusulat ng mga himalang nangyari sa kanilang buhay sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ang isang kapuna-puna para sa akin ay yung isang ordinaryong tao na hindi ganun kalalim ang kanyang pananampalataya, pero sa kanyang kasimplihan at kababaan, itinaas lang niya ang kanyang karamdaman, ang iba'y karamdaman, marami po'y karamdaman, ang iba'y mga para makapasa, o kaya'y makapangibang bansa, itinaas lang niya sa tulong at panalangin ng isang dakilang santo, Santo Padre Pio, ang lahat at siya'y nagpasalamat na sa Panginoon. At doon, dumaloy ang himala sa kanilang buhay. Kapag ang tao ay nagpapasalamat sa Panginoon, dumadaloy ang himala sa buhay. Kaya nga, ang Eucharistia, ano? Eucharistia, ibig sabihin ay thanksgiving. Yan ay isang dakilang pagkapasalamat nating lahat sa Panginoong Diyos. Tayong lahat nakakaranas ng napakaraming himala. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isolob sa panalangin mo. Biring ina ang may dala, natutubos sa ating sala, propeta siya ng una, taliya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakin na ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis inisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso, at iharja mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi o karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Darating ang inyong Diyos,
Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Aliwin ninyo ang aking bayan at sabi tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng maigawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa 4:00 ng madaling araw at ang simbang gabi sa 5:00 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa nating ipapamahagi sa mga pangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ika-4, bukas po araw ng Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na paimpaggawad ng langis ay sa ganap na 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong una,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapalambukong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.